At nandito na tayo mga minamahal sa napakahalagang bahagi po sa ating banalagawain. Pakikinig sa salita ng ating dakilang Diyos. Tayo po ay tumayo bilang pagalang sa salita ng ating mahal na Panginoon. Ibigay po natin ang buong pagkakataon, our beloved ordained preacher, Kuya Nilo Miranda. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang salit ating mabait na Diyos. God bless you po ating beloved co-preacher. But they're perfect. Iyas, magampukit ang tanaman. Langin po tayong lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Mapagpala namin, Ama Diyos, na makapangyarihan sa lahat, Ama Banal. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin po namin, beloved, Honorable Pastor Will Estrada Almeda, Year and Time Prophet, maraming salamat po, Diyos, sa gabing ito na binigay mo sa amin. Malaya kami magpagbigay, papuri, pasasalamat sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Muli sa oras na ito, patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkukulang at pagpalain mo po ang iyong banal na salita na aming mapakinggan. Langisan mo po, O Diyos, alisin mo ang hadlang at gawa ng kaaway. Any bind the power of darkness, unbelief and doubts, hindrance cast out. In Jesus' name, Amen. Tayo po'y makabalik sa ating mga upuan, mga minamahal. Una, tigit po sa lahat. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, paglulhat at pagsamba ay tanging sa ating dakilang Diyos, ang ating pinakamahal na Panginoong Hesukristo. Praise the Lord. At tayo po'y nagbibigay ng dobleng paggalang sa ating ginagalang at minamahal na Ebanghelista Will D. Estrada Almeda, the end-time prophet of our loving God. And we always cherish the blessed memories and teachings of our beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, and to the beloved Almeda family, sa lahat po ng kanilang mahal sa buhay, at sa lahat ng ating mga webcast viewers, sa lahat ng mga kapatiran, maging sa dakong ito ng San Fernando, magandang gabi po sa lahat. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Tayo po ngayon ay magbukas ng ating banal na kasulatan. Praise the Lord. At ating buksan ating banal na kasulatan, mga minamahal, dito po sa aklat ng Psalm, chapter 107, verse 4 to 6, kindly. Beginning verse 1 muna, then 4 to 6. From the book of Psalms, chapter 107, verses 1. Oh, give thanks unto the Lord, for He is good, for His mercy endureth forever. They wandered in the wilderness in a solitary way. They found no city to dwell in. Hungry and thirsty, their soul fainted in them. Then they cried unto the Lord in their trouble, and he delivered them out of their distresses. Amen. Amen. Praise the Lord. Sige po. Verse 1, 107 verse 1 and 4 up to 6. Mga awit, kabanatang 107, talatay 1, hanggang sa... No, verse 1 muna, then jump 4 to 6. O magkasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandang loob ay magpakailanman. Verse 4. Verse 4. Sila'y nagsisal, silaboy sa ilang, sa stil, ulilang landas, sila'y hindi nakasumpong ng bayang tahanan. Verse 6. Na magkagayon nagsidain sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniktas niya sila sa kanilang kahirapan. Amen. Every shout, praise the Lord. Palapakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Sa gabing ito, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan, itong sinasabi ng banal na kasulatan, they cried unto the Lord and He saved them out of their trouble. Sabi po na nga verse 7 sa ating nabasa kanina, sa verse 7, mga minamahal, sabi po ng Biblia, and verse 6, 7, 4 muna, 4. They cried unto the Lord, sabi po ng Biblia, verse 7, verse 6, they cried unto the Lord in their trouble, and He delivered them out of their distress. Ever say amen. They cried unto the Lord and they delivered out of their distress. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Itong book of Psalm, chapter 107, beginning verse 1 up to 44, 43. Mga kapatid, praise the Lord.
Ito po ay naglalarawan ng mga minamahal na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, siyang Diyos ng mga Israel, siyang Diyos na nagliligtas sa lahat ng kabagabagan ever since. Amen. Sabi po ng Biblia, kapag tayo tumawag sa Diyos, mga minamahal, umiyak sa mahal na Panginoon, ililigtas tayo ng Diyos sa lahat ng ating trouble. At tayo po ililigtas ng Diyos sa lahat ng ating mga tinatawag na distress o yung tinatawag na painful situation. Ever see, amen? Beginning verse 1 up to 43, meron tayong apat na mababasa sa Biblia na ililigtas tayo ng Diyos sa panahon ng tayo po'y nasa kagutuman. Ever see, amen? In verse 4, sabi po ng Biblia, sa verse 4, sabi po ng Bible, mga minamahal, they wandered in the wilderness in a solitary way. They found no city to dwell in. And verse 5, hungry and thirsty, their soul fainted in them. But they cried unto the Lord and delivered them in all their distress. Ever see, amen? Sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, meron tayong Diyos na matatawagan sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay. Meron Diyos na tutulong sa atin. Ever see, amen? Kung tayo po'y nasa kabagabagan o tinatawag na trouble, wala tayong makain at wala tayong matirhan, sabi po ng Biblia, sila'y umiyak sa Diyos at sila'y tinulungan ng ating mahal na Panginoon. Ever see, amen? Another thing, in the book of Psalms, chapter 107, verse 10 to 13, kindly. From the book of Psalms, chapter 107, verses 10 to 13. Such as sit in darkness and in the shadow of death, being bound in affliction and iron, because they rebelled against the words of God and contemned the counsel of the Most High. Therefore he brought down their heart with labor. They fell down, and there was none to help. Then they cried unto the Lord in their trouble, and he saved them out of their distresses. Amen. Amen. Mga awit, kabanatang 107, ang talatigis hanggang 13. Ang gayong tumatahan sa kadiliman at sa lilim ng kamatayan na natatabi sa dalamhati at pangaw, sapagkat sila'y naghimagsik laban sa mga salita ng Diyos at hinamak ang payo ng kataas-taasan. Kaya't kanyang ibinaba ang kanyang puso na may hirap, sila'y nangabuhal at walang sumaklolo. Talatang 13. Na magkagay nagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at iniligtas sila sa kanilang kahirapan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ano pong sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, nang may experience na mga anak ng Diyos yung tinatawag na slavery o pagkaalipin, mga minamahal, sa ibon ng ating nabasa, mga minamahal, at walang tutulong sa kanila, subalit sila'y tumawag sa Diyos at sila'y tinulungan ng ating mabait na Diyos. Ever see, amen? Sa ibon ng Biblia, mga minamahal, such as sit in darkness and in the shadows of death. In the shadows of death, ibig sabihin, sa landong, sa kamatayon, mga minamahal, being bound in affliction and iron, nasa kahirapan sila, mga minamahal, because they rebelled against the words of God. Dahil sila'y nagrebelde sa salita ng Diyos and contemn the counsel of the Most High God. Therefore, He brought them down their heart with labor and fell down, and there was none to help. Sabalit sabi ng Biblia, they cried unto the Lord in their trouble, and He saved them out of their distresses. Palapakan natin ang mahal na Panginoon. Ito po nakikita natin, mga minamahal, na sila'y nasa tinatawag na slavery, nasa pagkalipin, walang tutulong, sabalit sila'y tumawag sa Diyos, tinulungan sila ng mabait na Diyos. Everybody say amen? In the book of Psalm, also verse, the same chapter, 107, verse 16 to 19, bago ko explain ng maayos, basahin muna natin ito. Sige. 16 to 19, the same chapter. From the book of Psalms, chapter 107, verses 16 to 19. For he hath broken the gates of brass, and cut the bars of iron in sunder. Fools, because of their transgression, and because of their iniquities, are afflicted. Their soul abhorreth all manner of meat, and they draw near unto the gates of death. Then they cry unto the Lord in their trouble,
and He saved them out of their distresses. Amen. Mga awit, kabanatang 107, ang talatay 7 hanggang 19. Mga mangmang dahil sa kanilang mga pagsalangsang at dahil sa kanilang mga kasamaan ay nadadalamhati. Kinayayamutan ang kanilang kaluluwa, ang sarisaring pagkain, at sinagsilapit sa mga pintuan ng kamatayan na magkaginagsidain sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at nindigat sila sa kanilang kahirapan. Amen. O, palabakan po natin ang salita ng Diyos. So in verse 16, sabi po ng Biblia, "For He hath broken the gates of brass and cut the bars of iron in sunder. Fools, because of their transgression and because of their iniquities, are afflicted. Their souls abort all manner of meat, and they draw near unto gates of hell. But they cry unto the Lord in their trouble, and He saved them out of their distresses." Palapakan natin ang salita ng Diyos. So dito po mga kapatid, meron tayong mababasa sa banal na kasulatan na sa panahon na tayo po'y nasa panganib, sa panahon na tayo nasa napangangailangan, na tayo nasa panahon na tayo nasa karamdaman, panahon na tayo po'y nasa kagutuman, mga minamahal, merong Diyos na matatawagan. Abarsiman. Sa lahat ng anggulo ng ating buhay, abang tayo naglilingkod sa Diyos, mga minamahal, tayo po'y nakikita ng ating mahal na Panginoon. Abarsiman. Sabi po ng Biblia, "The eyes of the Lord are over the righteous." Ang mata ng Diyos ay nakatingin sa mga taong may takot sa Kanya. Ang mata ng Diyos ay nakatingin sa mga taong umiibig sa Kanya. Ang mata ng Diyos ay nakatingin sa Kanyang mga anak. Ever say man. At sa oras na tayo po'y tumingala sa langit at tayo tumawag sa mahal na Panginoon, nandyan ang kamay ng Diyos, iabot ng Diyos ang Kanyang makapangyariang kamay upang tayo tutulungan ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng anggulo sa ating buhay, kagaya ng ating uling talatang mababasa bago ko pa-explain. From the book of the same chapter, verse 25 up to 28. From the book of Psalms, chapter 107, verses 25 to 28. "For He commandeth and raiseth the stormy wind, which lifteth up the waves thereof. They mount up to the heaven, they go down again to the depths. Their soul is melted because of trouble. They reel to and fro, and stagger like a drunken man, and are at their wits' end. Then they cry unto the Lord in their trouble, and He bringeth them out of their distresses." Amen. Mga awit, kabanatang 107, ang talata 25 hanggang 28. "Sapagkat siya'y nag-uutos at nagpapaunos, na nagbabangon ng mga alon niyaon, nagsisitaas sa mga langit, nagsisibaba uli sa mga kalaliman, ang kanyang kaluluwa ay natutunaw dahil sa kabagabagan. Sila'y hampas-hampas na parot-parito at gigiray-giray ng parang lasing, at ang kanyang karunungan ay nawala." Talatang 28. "Na magkaginagsidaing sila sa Panginoon sa kanilang kabagabagan at nilabas sila sa kanilang kahirapan." Amen. Amen. Palapakan natin ang salita ng Diyos. So ito po ay naglalarawan, mga minamahal, na sila'y nasa tinatawag na dangerous situation. Ever seen? Ibig sabihin na sa mapapanganib na kalagayan, mga minamahal, subalit sila'y tumawag sa Panginoon at sila'y iniligtas ng Diyos. Ever seen? Marami tayong marinig ng mga patutuo ng mga kapatiran na sila'y nasa mapanganib na kalagayan, subalit sila'y tumawag sa mahal na Panginoon at sila'y tinulungan, sinakluluhan ng ating napakabait na Diyos. Ever seen? Ibig sabihin sa ating paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, tayo po'y lubos na namakapalad. Bakit? Tayo nasa kamay ng mahal na Panginoon at ang Diyos natin tinatawagan ay andang tumulong sa atin sa lahat ng ating oras ng ating pangangailangan, tayo'y tumawag sa Diyos. "Cry unto the Lord," everybody say, praise the Lord. Sabi ni David, "I cry unto the Lord aloud and the Lord hear my voice." Everybody say, man. Say, tumawag sa Diyos ng malakas. Natinig, mga minamahal, umiyak sa mahal na Panginoon at sinakluluhan siya ng ating mabait na Diyos. Alam niyo po, mga minamahal, meron po akong i-share na patutuo sa inyo. Ito po ay bago pa lang nangyari, kindly. Insert po natin sa ating monitor. Ito po ang ating mahal na kapatid, beloved brother, Red Garcia, nasa Toronto. Nung ako'y nasa Canada, kasama ko po siya.
siya yaming musician. Mga minaman, nagtuturo siya ng music din sa ating mga youth doon, mga instrumentalist. Isang araw, mga minamahal, siya po ay dinala sa hospital. At ito ang kanyang kalagayan, mga minamahal. Mga minamahal, talagang hopeless condition. Mga minamahal, basahin ko po yung letter ng kanilang tita, yung kanyang auntie na sa US, Esther Larry, mga minamahal, para ma-share natin yung kanyang patutuo, gaano kabait, gaano kadakila ang ating mahal na Panginoon. Amen. Yan po ang kanyang kalagayan. Una, mga minamahal, tumawag sila sa akin, mag-send ng message saka pictures. Yan ang kalagayan nila, mga minamahal. Sunod, mga minamahal, hopeless. Mga minamahal, condition. Bakit po? 11 days siyang comatose, 2 days no heartbeat, mga minamahal. Wala ng heartbeat, mga kapatid. Subalit, sa pangunang dalangin ng ating ginagalang at minamahal na Ebanghelista Wilde Estrada Almeda, mga minamahal, na totoong tayo po'y pinagpala ng Diyos sapagkat tayo nasa buong katotohanan, may Diyos na tumatawa na tumidinig sa ating mga dalangin na barsiman. Ngayon po, mga minamahal, ipakita natin yung picture niya. Lumabas na sa ospital, magaling na siya. Pinagaling ng ating napakabait na Diyos. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ano pong sabi ng kanyang tita? Nag-send ng letter, ng thank you letter ba, mga minamahal? To our beloved parents in the Lord, our beloved pastor, Evangelist Wilde Almeda, remember our beloved assistant pastor, Lina Almeda, to all Almeda children and family, to all GMCIM brethren, and to all church outreach, we give thanks, glory, and honor to our loving dear God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. We love you, dearest Jesus. We are writing this letter to give our personal thank you to our beloved pastor and to each and everyone who prayed for us and gave us your thoughts and whatever else you could have possible done to help us through the difficult times we have had. It's been a month now. We have some rough times here lately in Toronto, Canada, and Portland, Oregon, USA, with our nephew Red Garcia's illness, double pneumonia and fractured lungs, known as COVID-19. He is currently in the ICU London, Ontario Hospital, Canada. When you sit and watch your loved one in hospital bed, ICU, or at home, or just trying to help them out, especially Red's wife, Precious, and two daughters, Rina and Phoebe. Red has no heartbeat for 2 days, induced coma for 11 days, but through the power of prayers by our beloved pastor, really and truly works. On the third day, he breathed. Glory to God. Hallelujah. Sometimes you feel helpless that there is nothing else you can do but just be there for them. Your life changes instantly. You pray more than you ever have. Read your Bible more than ever before. Grateful for our brethren, for the prayers. Jesus Miracle Crusade internationally, Main Church, San Francisco, USA, Toronto, Calgary, Canada, Cebu, and Pampanga outreaches. Praise the Lord. For the encouragement and all the love that everyone and anyone does for you. Words cannot express our thoughts. The Garcia family are so very fortunate to know and have the relationship of each and every one of you as GMCIM congregation. As we face these uncertain times, the Lord, we know that He can hear all the prayers. He can see all the needs. A great provider and a miraculous God. Lord, you give this time to grow us in our faith and understanding of you. Thank you for coming into our lives and giving us hope. We thank for the complete healing of Red, this great gift. Tuloy, Red is now transferred to regular ward recovering. We praise you, Lord, for your goodness, your mercy, and your love. So we again, the Garcia family, give our thanks to each and everyone, most especially to our great God, to our beloved parents in the Lord, their children, and to all GMCIM brethren,
Sister Larry and Garcia family. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, mga minamahal, pagkatapos noon, mga minamahal, nag-message naman po siya. Sabi po niya, mga minamahal, Red is finally home today. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yan po ang kapangyarihan ng Diyos kapag tayo tumatawag sa mahal na Panginoon. Never say amen. Ang Diyos natin pinaglilingkuran, hindi nagbabago ang kanyang kapangyarihan. Siya'y makapangyarihang Diyos, andang dumamay sa atin sa oras na tayo po itatawag sa Kanya, ever see man. Sa oras na tayo may pangangailangan sa Diyos, sa oras na tayo po umiyak sa mahal na Panginoon, inaantay lang ng Diyos yung ating pag-iyak, mga minamahal, ever see, praise the Lord. Kapag tumulo ang iyong luha, mga minamahal, may magagawang himala ang ating mahal na Panginoon, ever see, praise the Lord. Kagaya sa panahon ni Ezekias, si Ezekias sinabihan ng propeta na siya'y mamamatay, ayusin ang bahay sapagkat siya'y mamamatay. Subalit siya po'y lumuhod, umiyak, mga minamahal, at ang sabi ng banal na kasulatan, bumalik ang propeta. Ang sabi ng propeta, ito ang sabi ng Diyos, nakita ng Diyos ang iyong luha, ngayon dudugtungan ang iyong buhay ng another 15 years. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin ng Diyos natin pinaglilingkuran ay nakikinig sa ating mga hikbi, ever seen. Sa oras na tayo tumawag na may kasamang pagpapakumbaba at pagsusumamo sa mahal na Panginoon, magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Kayang gawin ng Diyos kahit wala ka ng heartbeat, kahit komatos ka na, mga minamahal, kaya kang buhayin ng ating mahal na Panginoon. Ever seen, praise the Lord. Iyan po ang mga kamangha-manghang gawa ng Diyos sa buhay natin na naglilingkod sa Kanya. Kaya mga minamahal, pasalamat po tayo. Tayo nata sa taong totoong gawain ng Diyos. Pinagpala tayo, binigyan tayo ng totoong pastor ng alaga ng ating mga kaluluwa na nanalangin, nag-ayuno para sa ating lahat. Amen. At tayo po'y nakasumpong ng tamang paglilingkod sa Diyos, tamang relasyon sa mahal na Panginoon, tamang pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Hindi sayang ang ating paglilingkod na ito. Hindi sayang ang ating pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Sa oras na tayo tumawag sa Diyos, andang dumamay sa atin ang ating mabait na Diyos. Purihin ang mahal na Panginoon. Salamat sa Diyos. Hindi mga minamahal, hindi maipaliwanag. Sabi niya ang aming kagalakan, ang kanilang pagpasalamat dahil akala nila kukunin na ang kanyang pamangkin. Subalit, mga minamahal, sa prayers, there's powers in prayers. Ever see, amen. Merong kapangyarihan sa panalangin. Merong kapangyarihan sa pagsusumamo sa Diyos. Kung tayo tatawag sa mahal na Panginoon. Sabi po ng Biblia, ang pandinig ng Diyos ay bukas sa ating mga dalangin. Kaya po lahat ng mga kapatiran na may mga karamdaman, may mga problema man kayo, may mga malakay sa buhay, nasa mapanig ng karamdaman, nasa problema, na anuman kalagayan natin, wala tayong makain, nasa pangangailangan tayo, meron tayong karamdaman, mga minamahal, nasa mabigat na problema man tayo, mga minamahal, andang Diyos na dumunig sa ating mga panalangin. Bukas ang langit para sa atin purihin ang ating mahal na Panginoon. Hindi nagbabago ang Diyos sa kanyang kapangyarihan. Siya ang Diyos lumalang sa langit sa lupa. Kayang gawin ang Diyos ang lahat ng bagay. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, iniling ko po tayong lahat ay umawit sa mahal na Panginoon. Habang tayo maawit sa Diyos, ibigay natin ang mataas na papahuri at magpapasalamat sa dakilang Diyos. Ang Diyos ay maawain, mahabagin ang Diyos. Hallelujah. Sabi ng banal na kasulatan, they cry unto the Lord and deliver them out of their distresses. Hallelujah. Sila'y iniligtas ng Diyos sa kanilang kabagabagan. Hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Let us sing this song. Hallelujah. There is no problem to be yes. God cannot solve me. Hallelujah. There is no problem to give all the glory unto thy name, O God, hallelujah.
Kasulatan, tapat ang Diyos sa kanyang salita, mga minamahal. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, mga minamahal. Kung tayo po'y alapit sa mahal na Panginoon, dumulog sa kanya, mga minamahal. Tayo tutulungan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ano man ating problema, ano man karamdaman, ano man ang ating persuliranin, mga minamahal, ano man sitwasyon meron tayo ngayon, mga kapatid. Tumawag tayong lahat sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord!
na iba'y magkaisang dumulog sa ating mga Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you for your love, oh God! Hallelujah! Purihin ka, mga Panginoon. Hallelujah! Pagpala namin ang Diyos sa makapangyarihan sa lahat ng mabanal sa pangalan mo, mahal na Panginoong Yesus. Sa unang dalangin namin, ginagalang minamahal, Evangelista, will distant, Almen, the end-time prophet. O Diyos, mali kami nagsasamamo, patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkukulang sa oras na ito. Saan mo kami nasumpungan sa aming mga kainan, patawarin mo kaming lahat, O Diyos. At narito kami nagsasamamo, batid mo ang pangangailangan ng lahat ng iyong mga anak, lahat ng mga kapatiran sa buong mundo, O Diyos. Hallelujah, sa mandako naroon. Sa lahat ng panik ng mundo, naroon ang mga kapatiran, ingatan mo sila ilayo sa karamdaman. Pagalingan mo lahat na may karamdaman, lutasin mo ang mga problema, O Diyos. Palakasin mo sila, patatagin ang kalampanan ng palataya. Digin mo ang kalang mga prayer request, lahat ng kahilingan ng iyong anak, O Diyos. Abutin mo sa oras na ito, banal namin kang pinapasalamatan sa iyong kagandang lusing kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Ipatong kamay sa ating ulo, lahat na may karamdaman, mga webcast viewers, lahat na mga kapatiran sa buong mundo, lahat na may karamdaman, mga minamalik, cast out natin ang mga karamdaman. Hallelujah! Dakila namin ang masawa ng dalangin namin, beloved pastor, aming ginagamit ang dakilang pangalan, aming sinasaway sa oras na ito ang lahat ng uri ng karamdaman sa mga kapatiran sa pangalan ni Jesus. Demons of sickness, infirmity, sickness, and diseases, I command you to cast out in Jesus' name. Hallelujah! Demons of problems, cast out. Vices, cast out. Poverty, cast out. Lukewarmness, cast out. Lust of the eyes, lust of the flesh, pride of life, cast out. Lesbianism, homosexuality, cast out. Weaknesses, cast out in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. At bilang pasasalamat sa mabait na Diyos, tayo pong lahat ay tumayo, mga minamahal, at sabay tayo lumukso ng tatlong beses, sumigaw ng malakas ng Hallelujah, praise the Lord. Sige, Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless you po, praise the Lord. Bigyan kong pagkatawa sa ating beloved preacher, Brother Alex, para sa ating announcement. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating beloved audio preacher, Brother Nilo Miranda. Praise the Lord po rin po ang ating buhay na Diyos. Talagang totoong Diyos na ating pinaglingkuran, minumahal. Praise the Lord. At minumahal sa gabing ito, tuloy-tuloy na po tayo minumahal at makita ang ating announcement sa ating TV screen, no, sa ating mga televiewers, newcomers. Maroon po tayong banalagawain every Sunday po, minumahal. Mag-upisa tayo ng alas 10 nang umaga hanggang alas 3 ng hapon, praise Lord. At ang ating Wednesday service, gaya ngayon, minamahal, nag-upisa tayo ng alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, praise Lord. At ang araw ng Friday po, minamahal, mag-upisa tayo ng alas 6 ng gabi hanggang alas 11 po ng gabi po, minamahal. Praise Lord po rin po ang ating buhay na Diyos. Magpalihans po, minamahal, dito po tayo sa harapan. Magpalihans, magpa-counsel po, minamahal, doon tayo sa precious area. Praise the Lord. At ang ating pananagawain sa Jesus Miracle Hour po, minamahal, ito po yung gabi-gabi. Mag-upisa tayo ng alas 8 ng gabi hanggang alas 9 po ng gabi. Purihin po ating buhay na Diyos, minamahal. At yan lang po, minamahal, ang ating importanting announcement. At tayo po ay tumayo, minamahal. Tayo po ay mag-closing prayer po, minamahal, sa pamagitan ng ating fellow preacher, Brother Antonio Rondina. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Bisa po tayo, Lord Preacher Alex Asoy. Ang po tayo mga isun sa itong di po rin magbulag-bulag. Dalag yung kadayos sa nagtapusan malapin noon yung matang kagabi yun. Huwag kadayos salamat malapin noon. Tapos mong bulaton malapin medyo service malapin yung sikim kapan langin sa matang sa kanamo giyo. Kaysa pagsugus yung bulaton sa MCG Paul Solem labiton. Awit ang mga kwaris sa bagabitin sa kaisunan. Pagpasabot sa paghati sa kapulogalag. Labos sa tanan sa mga pulong. Karagubot gug magagahong gino. Salamat malapin noon sa mga pulong. Nagligun sa matang sa kanamo malapin noon. Malagruso kami galagaran malapin yung gaayo. Sa tangkas ng mga balatian. Salamat malapin sa matamis blan nga presensya. Mabati sa matang sa kanamo Dios. Sa tipuray pagbalbulag sa dalangin sa blabastor. Risal Admiral Lord. Ika magaamping protection sa mga kaisunan. Kaya sa magagmahin at magamtong malapin ka magamping protection sa matagusa ang giampo sa kanimang malapin ibalik sila sa parehong service malapin kita ng giampo ipasalamatan sa gahom sa gawin pangalan ni Jesus in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po sa ating ever preacher Brother Antonio Rondina. Magalamanuhay
Bilang mga anak sa atong buhi nga Dios, we love you in the Lord, but our Dios Jesus loves you more. Maayong gabi ka na itong tanan, Exongo. Praise the Lord. Hallelujah.